Ang unang pattern po natin para sa lesson 4 ay ang ima, time, des. Okay po? Yung ima, time, des po, yung pattern po ngayon is para masabi po kung ano po yung oras po sa ngayon. Okay po? Halimbawa, meron po tayong unang example. Shichiji, 7 po. Okay po? Halimbawa, yung oras po ngayon sa relo ay 7 o'clock. Okay po? So ngayon, lalagyan nyo muna po siya ng ima. Okay po? Ano po ba yung ima? Ang ima po is now. Okay po? Then ima, then kung ano po yung oras, 7 is shichiji. Then lalagyan nyo lang po siya ng des. Ima, shichiji, des. Ima, shichiji, des. Ngayon, ang ibig sabihin po nito is... Ngayon ay 7 o'clock po or 7 o'clock po ngayon. Maalin po dyan. Okay po. Ngayon, sensei, paano po yung gozeng at gogo? Tinuro ko na po sa inyo ang paggamit po ng gozeng at gogo. Kapag gusto niyo po lagyan siya ng AM at PM, sa unahan niyo po ilalagay. Halimbawa, ima, gozeng, shichiji, des. Or ima, gogo, shichiji, des. Ganun lang po siya. Okay po. Ngayon, pangalawa po. Ngayon, halimbawa, ang oras po ngayon ay 12:30. Okay po. 12:30 po. Okay po, kagaya na sinabi ko kanina, lalagyan nyo po siya ng ima para i-indicate na yung oras po sinasabi ninyo is ngayon po mismo. Okay po, so ima, ngayon 12:30. Ang 12:30 po sa Nihongo is Juniji Hang. Okay po, Juniji Hang. Yung hang po, ito po yung minuto. Ito po yung tinuro ko kahapon sa vocabs po. Okay po, so ngayon, ima, Juniji Hang. Ima, Juniji Hang. Ima, Juniji Hang des. Ang ibig sabihin po ng ima, Juniji Hang des ay... Okay po. Next po, halimbawa, meron po tayong oras na 2:36. Okay po, para sabihin sa Nihongo po yung oras po ngayon na 2:36 is magkakaroon po tayo ng word muna na ima. Ima is ngayon. So, ima, 2 sa Nihongo, 2 o'clock is ni... G. Okay po, meron po tayong Niji. Ngayon, 36 po sa minuto, yan po is Sanju. Ngayon, yung 6 po, special po yan, so Ropun. Okay po, ima, Niji, Sanju, Ropun. Ima, Niji, Sanju, Ropun, des. Okay po, ang ibig sabihin naman po nito is... Ngayon ay 2:36 po or 2:36 po ngayon. Maalin po dyan. Okay po. Ngayon, halimbawa, magtatanong po kayo ng oras ngayon sa isang tao. Okay po. Ang pananong po sa oras is Nanji. Okay po. Nanji po. Okay po. Ngayon, kapag magtatanong po kayo ng oras sa isang tao, ang pananong nyo lang po is ima, Nanji, desu ka? Ima, Nanji, desu ka? Ima, Nanji, desu ka? Okay po, so yan po yung ginagamit pong pananong para malaman po ninyo kung ano po yung oras po ngayon. Ang next pattern po natin is doer wa okimas, nemas, hatarakimas, yasumimas, saka po ang benkyo shimas. Okay po, ngayon, sa pattern po ito, magsisimula po tayo sa pinakamaikli po na magagawa po natin sa lesson 4. Okay po, ang unang pattern po na magagawa natin na pinakamaikli po ay ang doer wa yasumimasu. Ibig sabihin, yung gagawa po ng verb po ninyo ay ilalagay po ninyo sa particle wa. Then after po nun, verb lang po. Okay po, ngayon, meron po tayong unang example. Watashi wa okimasu. Watashi wa okimasu. Mas. Okay po, ngayon, tingnan nyo po ito. Gumamit po kayo ng verb. Kapag meron na po kayong verb, meron na po kayong mas, hindi na po kayo maglalagay ng des. Automatic po, mas, masen, masta, or masen desta lang po dapat ang dulo po ninyo. So, watashi wa okimas. Ngayon, nakamas po yan. Okay po, di ba kapag nakamas po, yan po is future po or present po. Okay po. So ngayon, watashi wa okimasu. Ang ibig sabihin po ng watashi wa okimasu is naka-okimasu po 'yan.
So, watashi wa okimasu, ang ibig sabihin po is, ako ay gigising. Okay po. Ngayon, kagaya na sinabi ko kanina, tandaan po ninyo sa verb po, ang doer po, sa particle wa po ninyo ilalagay. Okay po. Pangalawang example po, watashi wa nemashita. Watashi wa nemashita. Ngayon, possible baka magtaka kayo, bakit po to nakamashita po yan? Okay po. Kapag nagtagal-tagal po to sa lesson 4 po natin, kapag humaba na po, malalaman nyo po kung kailan po pinapast tense po. Okay po. Sa ngayon po, magagawa lang po tayo ng sentence po na meron pong doer at meron pong verb. Nilagyan ko lang po ng mashita kasi baka isipin po ninyo, hindi po pwede yung merong mashita or masendeshita. Pwede po siya. Kaya lang po, depende na po yan sa gagawin po ninyong sentence. Okay po. Watashi wa nemashita. Okay po. Watashi wa nemashita. Ngayon, mashita, ibig sabihin past tense na po. Ang ibig sabihin po nito is, okay po. Watashi wa nemashita, ang ibig sabihin is, ako ay natulog. Natulog na, ibig sabihin, tapos na po yun. Okay po. Next po, watashi tachi wa yasumimasu. Watashi tachi wa yasumimasu. Ngayon, sino po ang doer? Ang doer po is si watashi tachi. Okay po. Ngayon, ang verb po natin is yasumimasu. Okay po. Ngayon, yasumimasu, future or present po, depende na po yan sa inyo. Okay po. Watashi tachi wa yasumimasu, ang ibig sabihin po nito is, kami ay magpapahinga. Kami ay magpapahinga. Okay po. Siyempre, yasumimasu po, magpapahinga or nagpapahinga, okay lang po kahit alin po dyan. Okay po. Next po, sensei wa hatarakimasu. Sensei wa hatarakimasu. Okay po. Ngayon, ang dulo po natin is hatarakimasu. Nakamas po siya. Ibig sabihin po, mangyayari pa lang or nangyayari na po sa kasalukuyan po or habitual po. Okay po. Ngayon, sensei wa hatarakimasu. Ang ibig sabihin po ng sensei wa hatarakimasu is, si sensei ay magtatrabaho or nagtatrabaho. Okay po. Yan po ang ibig sabihin po niyan. Ngayon, next po. Jishusei wa benkyo shimasu. Jishusei wa benkyo shimasu. Okay po. Jishusei wa benkyo shimasu. Ang ibig sabihin po ng jishusei wa benkyo shimasu is, ang trainee ay mag-aaral. Ang trainee ay mag-aaral. Okay po. Ngayon, kahit po anong sentence, madali lang po siyang gawin. Basta tandaan ninyo, yung verb po, palagi pong nasa dulo. Kung sino po ang gagawa ng verb, siya po is nasa bago po mag-particle wa. Okay, halimbawa, sabihin po ninyo, okay po. Halimbawa, sasabihin mo, ako ay hindi magtatrabaho. Ako ay hindi magtatrabaho. Ngayon, sino po ba yung gagawa niyan? Diba? Kayo po yung gagawa. So ngayon, yan po is watashi wa. Okay, ngayon, ano po ba yung word sa Nihongo na hindi magtatrabaho? Hindi magtatrabaho. Okay po. Kung ang sagot po ninyo ay watashi wa hatarakimasen, tama po kayo. Watashi wa hatarakimasen, masen po siya, negative po siya, hatarakimasen, future negative po siya or present negative po siya. So tama po yan. Okay po, ang tatandaan nyo po dito is kapag meron na kayong mas or meron na kayong verb, hindi na kayo maglalagay ng this. Okay po, isa pang tatandaan ninyo, ang doer po ay silalagay po ninyo bago po mag-particle wa.
Okay po. Ngayon, ang problema kasi sometimes ng mga estudyante is nilalagyan pa rin nila ng des after po ng mas. Hindi na po. Okay po. Basta tandaan ninyo, dapat alam ninyo ang meaning po ng verb kapag po siya is nakamas, masen, masta, saka po masendesta. Okay, ngayon naman po is magkakaroon tayo ng subject wa hajimarimas saka po owarimas. Okay, hindi ko po to sinama kanina dun po sa doer wa okimas, nemas, yasumimas, benkyoshimas at hatarakimas. Okay po, kasi yung hajimarimas at owarimas po, yan po is intransitive verb. Ibig sabihin po, wala pong doer. Kaya ang ilalagay nyo po sa unahan po ng hajimarimas at owarimas sa may particle wa po is subject po na nag-i-indicate po ng action or mga event po. Okay po? Halimbawa, naglagay po ako ng benkyo na nag-i-indicate po ng action po na noun. Okay po? Benkyo wa hajimarimas. Benkyo wa hajimarimas. Benkyo wa hajimarimas. Okay po? Ngayon, hajimarimas po yan. So, mangyayari pa lang po yan. Benkyo po is aral po. Okay po? Benkyo wa hajimarimas. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang aral ay magsisimula. Ang aral ay magsisimula. Okay po. Ngayon, next po. Jugyo wa owarimas. Jugyo wa owarimas. Jugyo wa owarimas. Okay po. Ngayon, owarimas naman po ang kinamit po natin diyan. Okay po. Ngayon, jugyo wa owarimas. Ang ibig sabihin naman po nito is... Ang lesson ay matatapos. Ang lesson ay matatapos. Possible, meron po kayong tanong ngayon na, Sensei, paano po sabihin na ako ay magsisimula? Or ako ay magsisimula. Paano po sabihin po yung ganon? Okay po. Sa ngayon po, hindi pa po siya malalaman po sa lesson 4. Kasi, gagamit po kayo ng transitive verb po dyan. Basta tandaan nyo lang po ngayon, kapag meron po kayong hajimarimas at owarimas, hindi po yan nilalagyan ng person po sa unahan po. Ang kailangan po dyan is noun po na nag-indicate po ng action or mga event po. Okay po. So, yan po yung pagkakaiba po nito sa kanina. Okay, ang next pattern po natin is doer wa, specific time, date, event, particle ni, verb, okimas, nemas. Subject wa, specific time, date, event, particle ni, verb, hajimarimas, and owarimas. Yan lang po yung mga verb po ninyo sa lesson 4 na pwede pong gamitan po ng particle ni. Okay po, so ngayon, hahaba na po yung sentence po natin. Kung kanina po, meron lang tayong subject wa, verb, or doer wa, verb. Ngayon naman po, is magkakaroon na po tayo ng time po. Okay po, kapag meron po kayong specific time, event, or date, maglalagay po kayo ng particle ni, then after po nun, verb. So, ang nadagdag po sa pattern na to is yung particle ni. Tandaan po ninyo, specific time, date or event, kapag may verb po kayo, maglalagay po kayo ng particle ni. Okay po, ngayon, meron po tayong unang example. Okay po, kung kanina po, meron po tayong watashi wa okimashita, ako ay gumising, ngayon naman po, nilagyan na po natin siya ng oras. Okay po, naglagay po tayo ng rokuji. Siyempre po, watashi wa rokuji, then meron po kayong okimashita. So ngayon, maglalagay po tayo ng particle ni. Bakit po? Kasi meron pong verb. Kapag meron po kayong verb, then meron po kayong time, maglalagay po kayo ng particle ni. Okay po? So, watashi wa rokuji ni okimashita. Watashi wa rokuji ni okimashita. Ngayon, paano po ba siya tatranslate po pang Nihongo papunta sa Tagalog? Kagaya ng sinabi ko dati, ganito po siya. Siyempre, uunahin nyo muna po ito po. Okay po. So ngayon, watashi, ang ibig sabihin po nito is ako. Then wa, yan po is ay. So ako ay, then pupunta po kayo sa okimashita. Ano po ba yung okimashita? Siyempre, nakamashita na po yan. So, watashi wa rokuji no okimashita. Okimashita, yan po is ako ay.
gumising kasi past tense na po siya. Then Roku G, ako ay gumising ng... Yes, ako ay gumising ng alas 6 or ako ay gumising ng 6. Okay po, tandaan po ninyo kapag meron kayong verb na okimas at nemas, hajimarimas and owarimas, meron po kayong particle ni kapag meron kayong time, date o kaya po event po. Okay po, pangalawang example po, watashi wa juji ni nemas. Watashi wa juji ni nemas. Ngayon, meron na naman po tayong time dito, kaya po tayo naglagay ng particle ni. Okay po, ngayon, watashi wa juji ni nemas. Okay po, watashi wa juji ni nemas, ang ibig sabihin po nito is, ako ay matutulog ng 10. Ako ay matutulog ng 10. Okay po, yan po ang ibig sabihin niyan. Okay po, ngayon, next po, jugyo wa hachiji ni hajimarimasu. Jugyo wa hachiji ni hajimarimasu. Jugyo wa hachiji ni hajimarimasu. Ngayon, meron tayong verb na hajimarimasu. Siyempre, sa hajimarimasu po, hindi po yan doer po, nasa unahan. So, subject po yan, jugyo. Ano po ba ang jugyo? Ang jugyo po is lesson po. Okay po? Ngayon, jugyo wa hachiji ni hajimarimasu. So, hajimarimasu po yan. Ang ibig sabihin po nito is, ang lesson ay then hajimarimasu. Mas pa lang po yan. So, ang lesson ay magsisimula ng 8. Okay po. Ngayon, particle ni kasi meron po kayong time dito. Okay po. Next po, kogi wa goji ni owarimasu. Kogi wa goji ni owarimasu. Kogi po is lecture. Okay po. Kogi wa goji ni owarimasu. Ang ibig sabihin po nito is, ang lecture ay matatapos ng 5. Ang lecture ay matatapos ng 5. Okay po. Ngayon, sensei, kapag po ba sinabing specific time, dapat po sakto na 1 to 12. Hindi po. Kahit po yan, islagyan nyo po ng 8:30, kahit 8:32, okay lang po yan. Okay po. Ang kailangan nyo lang po dito, basta dun po sa saktong oras na yon ginawa po yung verb. Katulad po nito, Rokuji ni okimashita. Gumising po siya ng saktong alas 6. Halimbawa, gumising ka ng mga 4:32. Kayo po yung bahala po doon. Basta ang kailangan po ninyo, tandaan po ninyo, lalagyan nyo po siya ng particle ni. Halimbawa, mamayang gabi, matutulog ka ng mga 11:50. So, 11:50, sa Nihongo po is Juichiji Gojuppun. Okay po, Juichiji Gojuppun ni nemasu. Okay po, ang kailangan nyo po dito is, kapag merong kayong time, then merong kayong verb, syempre sa lesson 4 po, ang verb nyo lang po is okimasu, nemasu, hajimarimasu, owarimasu. Yan lang po sa lesson 4 ang magagamitan nyo po ng particle ni. Okay po, sasabihin ko po mamaya kung bakit po. Okay po, so yan po ang paggamit po ng particle ni sa lesson 4. Ang next pattern po natin is doer wa time date kara time date made verb benkyo shimasu yasumimasu saka po hatarakimasu. Ngayon, nagkaroon na po tayo dito ng kara saka po ng made. Okay po, meron po tayong kara saka po made. Okay po, so ngayon kara at made ang ibig sabihin po is simula o kaya po made naman po is hanggang. Okay po. Ngayon, sa verb po na benkyo shimasu, yasumimasu, hatarakimasu, hindi po kayo gumagamit po ng particle ni. Okay po. Sensei, bakit po? Kasi, di ba ang particle ni po is para sa specific time. Ngayon, meron kayong benkyo shimasu. Ano po ba ang benkyo shimasu? Ang benkyo shimasu po is mag-aaral. Halimbawa, naglagay ka ng hachiji ni benkyo shimasu. Ibig sabihin po, mag-aaral ka ng alas 8. Kaya lang, ang pag-aaral po, palagi po siyang may duration. Halimbawa, nag-aaral ka simula alas 8 hanggang alas 5, may duration po siya. Okay po? Hindi naman po nag-aaral ka ng alas 8, pagdating ng 8:01, hindi ka na nag-aaral.
Okay po. Kaya po, kapag po yung mga verb po ninyo na nag-i-indicate po ng may mga duration po, ang kailangan nyo pong gamitin is kara, saka po, made. Hindi po particle ni. Hindi po sila katulad ng okimas. Okimas po, gumising ka ng alas 6. Gumising ka na po ng alas 6. Hindi ka po gumigising simula alas 6 hanggang alas 7 pagising-gising ka. Hindi po ganun po yun. Halimbawa, matutulog ka ng alas 10. Hindi ka po matutulog simula ng alas 10 hanggang alas 11. Hindi po ganun yun. Saktong alas 10, matutulog ka na po. Eh, halimbawa, magtatrabaho ka po. Nagtatrabaho po ba ng alas 8 lang? Di ba hindi po? Magtatrabaho ka po ng alas 8 hanggang alas 5. Meron pong duration po doon. Halimbawa, magpapahinga ka po. Magpapahinga ka ng alas 12 hanggang alauna. May duration po siya. Kaya kapag po yung verb po ninyo is meron pong duration, ang gagamitin po ninyo is kara, saka po, made. Okay po. Ngayon, meron po tayong unang example po dyan. Watashi wa hachiji kara goji made benkyo shimasu. Watashi wa hachiji kara goji made benkyo shimasu. Okay po. So ngayon, yung pag-translate po nito, katulad lang din po nung nasa unahan kanina. Okay po. Watashi wa hachiji kara goji made benkyo shimasu. Ngayon, paano po siya? Ang ibig sabihin po nito is, ako ay din sa dulo. Ako ay mag-aaral hachiji kara. Siyempre, kara muna po yung umpisa kasi simula po yan, made po is panghuli. Ako ay mag-aaral mula 8. So, watashi wa hachiji kara goji made benkyo shimasu. Ang ibig sabihin po is, ako ay mag-aaral mula 8 hanggang 5. Okay po. So, ngayon, tandaan po ninyo, kapag po may verb po kayo na may duration, ang gagamitin po ninyo ay kara saka po made, hindi po particle ni. Okay po. Next po, sensei wa gozen kuji kara gogo shichiji made hatarakimasu. Okay po. Sensei wa gozen kuji kara gogo shichiji made hatarakimasu. Sensei wa gozen kuji kara gogo shichiji made hatarakimasu. Ngayon, sa sentence pong to, gumamit po ako ng gozen saka po gogo. Okay po. Ngayon, meron po tayo dito hatarakimasu. Okay po. Siyempre, kapag nagtrabaho ka, di ba meron naman po siyang duration. Kaya ang gagamitin po natin is kara po saka made, hindi po particle ni. Okay po. Ngayon, sensei wa gozen kuji kara gogo shichiji made hatarakimasu. Ano pong ibig sabihin po nito? Si sensei ay magtatrabaho mula 9 a.m. hanggang 7 p.m. Okay po. Ngayon, tandaan nyo po yan ha. Si sensei ay magtatrabaho mula 9 a.m. hanggang 7 p.m. Okay po. Ngayon, sabi ko po kanina, kara at made ang gagamitin po dyan. Tingnan nyo po yung next sentence po. Hahawa junichi kara yasumimashita. Hahawa junichi kara yasumimashita. Masta. Ngayon, iisang oras na lang po yan. Okay po. Kapag po yan is meron kayong kara at made, pwede pong kara lang ang gamitin ninyo, then verb po, or made lang, then verb po. Pwede naman po silang magkasama, pwede rin po kahit pong isa lang ang gamitin nyo sa kanila. Depende po yan sa inyo kung ano po yung i-emphasize po ninyo sa sentence po na gagamitin po ninyo. Okay po. Hahawa junichi kara yasumimashita. Hahawa junichi kara yasumimashita. So, ang nilagay ko lang muna po is kara. Okay po. Baka sabi nyo, ay, sensei, isa lang naman po yan. Hindi po kaya particle niyan. Hindi po. Kagaya na sinabi ko po kanina, benkyo shimasu, yasumimasu, tarakimasu, yung mga verb pa po na mayroon pong duration, tandaan po ninyo, it's either kara, made, or kara lang, or made lang. Depende po yan sa paggamit po ninyo. Okay po. Hahawa, junichi kara, yasumimashita. Hahawa, junichi kara, yasumimashita. Ang ibig sabihin po nito is,
Okay po. Ang nanay ay nagpahinga. Nagpahinga na po yan kasi past tense po yung ginamit po niya. Yasumimashita na po. Ang nanay ay nagpahinga mula 12. Ang nanay ay nagpahinga mula 12. Okay po. So ngayon, next po natin. Watashi wa rokujima de hatarakimashita. Watashi wa rokujima de hatarakimashita. So watashi wa rokujima de hatarakimashita. Ang ibig sabihin po nito is... Ako ay nagtrabaho hanggang 6. Ako ay nagtrabaho hanggang 6. Okay po. Ngayon, ang kailangan nyo pong tandaan po dito is kahit gaano po kahaba yung sentence po ninyo, ang pinakadulo po dapat dyan ay verb. Okay po. Sa pattern pong to, pwede po siyang magkasama kara at made. Ngayon, pwede pong kara lang, then pwede pong made lang. Kaya lang, syempre, mag-iingat po kayo sa verb. Okay po. Yung verb po na ginagamitan ng kara at madi is yung mga verb po na pag ginawa po ninyo may duration po. Okay po. So, yun po ang kailangan nyo pong tandaan sa pattern pong ito. Ang next pattern po natin is subject wa time date kara, time date made des. Okay po. Iba po to sa gamit po kanina kasi yung kanina po meron po siyang verb. Okay po. Ito naman po is iba pong gamit ng kara at made. Kaya lang po ang kailangan sa subject po ninyo is noun na nag-i-indicate ng action, event, or kaya po establishment. Okay po. Ngayon, ang dulo po dito ay des lang po yan. Wala pong verb po yan. Okay po. Ngayon, halimbawa, meron po tayong kogi. Ang kogi po ay lecture. Okay po. Ngayon, sinabi po natin dyan is kogi wa ichiji kara sanji made des. Kogi wa ichiji kara sanji made des. Kogi wa ichiji kara sanji made des. Ngayon, gumamit po tayo ng subject wa kara made des. Okay po? Ngayon, des lang po ang dulo dyan kasi wala naman po tayong verb na nilagay po. Okay lang po yan dyan. Okay po? Wala pong particle ni na nakalagay po dyan kapag wala po kayong verb. Tandaan po ninyo yan. Okay po? Kapag wala kayong verb at meron kayong des at meron kayong subject po dito, it's either kara made, kara lang, or kaya naman po made lang. Tandaan nyo po yan. Okay po? Ngayon, kogi wa ichiji kara sanji made des. Okay po? Ang ibig sabihin po ng sentence na to ay... So, ang lecture ay mula 1 hanggang 3. Sa pattern pong to, sasabihin nyo lang kung anong oras ang simula or hanggang anong oras po yung subject po ninyo. Kaya tandaan ninyo, kapag des po yan, wala pong particle ni kapag wala po kayong verb. Okay po? Pwede po siyang kara or made, kara, made, kara, or made lang po. Depende po yan sa inyo. Okay po? Ngayon, Benkyo wa hachiji kara goji made des. Benkyo wa hachiji kara goji made des. Ngayon, ang subject natin is benkyo. Nag-i-indicate po siya ng noun po na mayroon pong action. So, benkyo wa hachiji kara goji made des. Okay po. Benkyo wa hachiji kara goji made des. Ang ibig sabihin po nito is... So, ang aral ay mula 8 hanggang 5. Ang aral ay mula 8 hanggang 5. Sometimes, sa gantong paggagawa ng sentence, may nagkakamali po kasi meron kayong benkyo dito. Sensei, bakit po hindi benkyo shimasu? Iba po ang benkyo sa benkyo shimasu. Benkyo po is noun. Benkyo shimasu po is verb. Benkyo shimasu, ang ibig sabihin po is mag-aaral. Benkyo po, ang ibig sabihin lang po nun is
pag-aral. Kaya po, dito po sa pattern pong to, des po siya, meron kayo subject dito, it's either kara or saka naman po, made. Okay po, ngayon, number 3, kaisha wa kuji kara des. Kaisha wa kuji kara des. Kaisha po yan, establishment po yan. So, kaisha wa kuji kara des. Ngayon, sinasabi niyo po sa pattern pong to, kung anong oras or hanggang anong oras yung isang establishment po. So, kaisha wa kuji kara des. Ang nilagay ko lang po dito is kara lang po. Ibig sabihin, mas nag-emphasize po ako kung anong oras po, kung hanggang or kung ano po ang simula po ng oras po ng establishment po. So, kaisha wa kuji kara des. Ang ibig sabihin po nito is... So, ang company ay mula 9. Ang company ay mula 9. Okay po? Ngayon, next po. Gakko wa juji made des. Gakko wa juji made des. So, gakko wa juji made des. Ngayon, ang nilagay ko naman po is made dito. Ibig sabihin, yun lang po yung gusto kong i-emphasize. Kung hanggang anong oras po, yung gakko po. Ang gakko po is school. So, gakko wa juji made des. Ang ibig sabihin po nito is ang school ay hanggang 10. Ang school ay hanggang 10. Okay po. Ngayon, ang kailangan nyo tandaan sa pattern pong to is hindi po sila magkakaroon ng particle ni. Tandaan po ninyo, nagkakaroon lang po kayo ng particle ni kapag meron po kayong verb. Kapag wala po kayong verb, tas meron po kayong subject po ninyo, it's either kara, made, kara lang, or made lang po dyan. Mamimili lang po kayo dyan. Siyempre, kailangan nyo pong gumamit ng konting common sense po para malaman po ninyo kung kara po ba siya or made po ba siya. Para mas madaling malaman kung kara or made, gumamit po kayo ng gozeng or kaya naman po ng Gogo. Ang next pattern po natin is adverb of time, subject doer wa, or adverb of time, verb. Okay po, ngayon, meron po tayong dalawang pwesto kung saan po natin pwedeng ilagay ang adverb of time. Pwede po siya sa pinakaunahan or after po ng wa, pwede rin po siya. Okay po, ngayon, ano po bang pagkakaiba po ng dalawa? Kung sa unahan po or after po ng wa. Okay po, ngayon, para malaman po ninyo ang pagkakaiba po ng dalawa, nagdagay po ako ng example po dito. Okay po, ngayon, unang tanong, sensei, bakit po kailangan ng adverb of time? Ang adverb of time po, dyan nyo po malalaman kung past tense po ba or hindi. Halimbawa, kahapon, di ba kapag gumamit kayo ng adverb of time na kahapon or kino, siya po is malalaman nyo po na ang verb po ninyo is kailangan nyong imashta. Kung halimbawa, ashta po is bukas. So, ang verb po ninyo dapat po is nakamas. Kaya mahalaga po yung adverb of time. Okay po? So, ngayon, meron po tayong unang example po dito. So, kesa, watashi wa, shichiji ni, okimashita. Kesa, watashi wa, shichiji ni, okimashita. Ngayon, meron kayong adverb of time na kesa sa unahan. Okay po? Isa pa sa kailangan nyong tandaan is kapag meron kayong adverb of time, wala kayong ilalagay na particle. Wala pong particle ang adverb of time. Wala pong particle. Okay po? Kesa, watashi wa, shichiji ni, okimashita. Particle ni, kasi meron kayong verb din, meron kayong specific time. Kaya nagkaroon po tayo ng particle ni. Okay po. Kesa, watashi wa shichiji ni okimashita. Ang ibig sabihin po nito is kesa. So, kaninang umaga, watashi wa, ako ay okimashita. Siyempre, nakamashita po yan gawa ng kesa kaninang umaga nga po. So, kaninang umaga, ako ay so, kaninang umaga, ako ay gumising ng 7. Kaninang umaga, ako ay gumising ng 7. Ngayon, tingnan nyo po, gumamit ako ng mashta kasi alam ko po na yan is kesa kaninang umaga. Alam ko po na past tense po yan. Kaya kailangan nyo pong mag-past tense po dito. Okay po, wala pong particle ang adverb of
time. Okay po, ngayon, pangalawang sentence po ninyo. Parehas po ng sentence po yan sa panguna. Okay po, ang pagkakaiba po, binago ko po ang pwesto po ng adverb of time ninyo. Tingnan nyo po, watashi wa kesa shichiji ni okimashita. Watashi wa kesa shichiji ni okimashita. Ngayon naman po, yung adverb of time po ninyo, wala pong particle yan. Adverb of time po ninyo, nilagay ko po after po ng particle wa. So, watashi wa kesa shichiji ni okimashita. Ang ibig sabihin po nito is, so, ako ay gumising ng 7 kaninang umaga. Ako ay gumising ng 7 kaninang umaga. Kung kanina po, kaninang umaga, ako ay gumising ng 7. Ako ay gumising ng 7 kaninang umaga. Magkaparehas lang naman po sila ng thought po ng sentence. In-explain ko lang po sa inyo kung ano po yung pagkakaiba ng translation kapag nilagay niyo po sa unahan at dun po sa after po ng wa. Pero kahit po alin dyan ang gamitin ninyo, okay lang po yan. Okay po, basta ang tandaan ninyo, kapag meron kayong adverb of time, wala po kayong nilalagay na particle. Wala pong particle. Okay po, ngayon, pangatlong sentence po, ashita, benkyou wa hachiji ni hajimarimasu. Ashita, benkyou wa hachiji ni hajimarimasu. Ashita, benkyou wa hachiji ni hajimarimasu. Ngayon, gumamit tayo ng adverb of time na ashita, ibig sabihin bukas. Kaya yung verb po natin, yan po is nakamas. Okay po. Ashita, benkyou wa hachiji ni hajimarimasu. Ang ibig sabihin po nito is, so, bukas, ang aral ay magsisimula ng 8. Bukas, ang aral ay magsisimula ng 8. Okay po, ngayon, nakamask po, gawa po ng ashita. Next po, konbang, kujimade, yasumimasu. Konbang, kujimade, yasumimasu. Okay po, gumamit po ako ng konbang. Na ibig sabihin po ng konbang is tonight, ngayong gabi. Ngayon, gumamit po ako ng mask kasi gawa nga po ng konbang. Konbang po is ngayong gabi, mangyayari pa lang po. Kaya ang kailangan po natin is nakamas po yung verb po natin. Ngayon, ano pong pagkakaibang sentence na to sa mga naunang sentence? Okay po. Ngayon, wala po siyang particle wa. Okay po. Tandaan po ninyo, kapag yung sentence po ninyo ay meron pong verb, tapos wala pong particle wa, automatic po yun. Meron pong nakatago dyan na may nakatago po dyan, watashi wa. Ibig sabihin, kapag wala kayong doer, matik po, watashi wa po yun. Okay po. So, konbang kujimade yasumimasu, ang ibig sabihin po nito is, so, ngayong gabi, ako ay magpapahinga hanggang 9. Okay po, kagaya ng sinabi ko kanina, kapag po yan is may verb kayo tapos wala po kayong particle wa, wala po kayong doer, automatic po, watashi wa po yun. Okay po, ngayon, next po, mainichi sensei wa hachiji made hatarakimasu. Mainichi sensei wa hachiji made hatarakimasu. Ngayon, meron kayong adverb of time po dito na mainichi. Okay po, so mainichi, yan po is habitual kasi mainichi nga po is araw-araw. Kapag habitual po yan, ang tense po ng verb po ninyo, yan po dapat po is nakamas. Okay po, so mainichi sensei wa hachiji made hatarakimasu. Ang ibig sabihin po nito is, so, araw-araw, si sensei ay nagtatrabaho hanggang 8. Okay po. Kapag meron po kayong adverb of time, mas madali nyo na po malalaman kung siya po ba is nakamas or nakamas.
musta, kung ano po ba ang translation niya, kung mangyayari po ba or pang palagi pong nangyayari. Okay po, ngayon, ang tatandaan niyo po dito sa pattern pong to, kapag meron po kayong adverb of time, wala po kayong nilalagay na particle after po ng adverb of time.